Alright, welcome back dito sa Tropang Grasa, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Sa pagsulok ng mundo. At ngayong vlog na ito ay papalitan natin or ilalagay natin yung bearing ng aking motorsiklo na Sniper 150. At lihain natin mabuti yung hub. Kailangan na makinis yung lagayan ng bearing at yung rubber seal or yung oil seal na ating ilalagay na bago, kasi pagka hindi na lihang mabuti, maaring pasukin ng tubig at yun ang dahilan ng pagka sira ng ating bearing. Anyway, so yung oil seal kasi ng aking motorsiklo ay since birth or since production pa ay 2018 pa. So 2023 na ngayon at 5 years old na. At alam naman natin na mayroong lifespan ang mga plastic or yung goma. So tumigas na at pinasok ng tubig. Panay ang ulan dito sa amin, kaya tumatakbong umuulan. Hindi ko na malayan na natuyo na yung grasa sa loob hanggang sa napudpud na yung bearing. So yun, no? Na bearing ang ating, hindi naman totally nasira yung bearing, talaga lang mayroong konting alog. Kaya minabuti kong palitan na kasi gumigewang yung manibela pagka matulid. Tsaka pag magpreno ka, kumakabing. Yun yung epekto minsan kung bearing. So, lagyan natin ng grasa yung collar. Yung collar yung nasa loob. Lagyan natin ng grasa yung bearing. Ang paglagay ng grasa sa bearing ay papress sa loob hanggang malagyan ng grasa papunta sa kabila. Lapat natin mabuti. Lagyan natin mabuti pati loob-looban ng bearing para kahit tumatakbo ng mabilis, hindi siya mabilis masira. At ilapat natin mabuti yung ating bearing sa ating hub at kunin natin yung pinaglumaang bearing at yun ang tukpukin natin paikot. Kailangan na nakalapat siya para maganda yung pagpasok hanggang sa sumagad. Tukpukin ng paikot at dahan-dahan lang, huwag mabilis, bilis-bilisan. Huwag niyong gagayain yung pagpukpuk ko na mabilis. Pagkatapos, kunin natin yung magandang pagsinsil, no? Bawat gilid, yung gilid lang, yung malaking bahagi ang ating pukpukin para sabay-sabay sa pagpasok sa loob. Mas maganda kasi nakasagad. Isagad natin hanggang sa dulo ng pwesto ng ating bearing. Ikot yung pagpukpok, no, para lumapat sa loob ng hub housing bearing. At pagkatapos niyan, lagyan natin ng rubber seal or yung oil seal
ilapat nating mabuti yung oil seal niya para hindi basta pasukin ng tubig. Yung nakikita nyo na yan, yung bakal ay spacer yan. Kailangan yan na makinis bago ilagay para hindi mabilis masira yung ating rubber seal. Kasi yung goma, pag matalim or may kalakalawang yung spacer natin, kasi doon nakakapit yung rubber seal, pagka may kalakalawang, mabilis masira. Parang nagagrind pagka umiikot ng ating gulong. Kailangan makinis yun, lihain mabuti. Ayan, ilapat natin sa dalawang kahoy yung ating gulong para hindi naman agad masira yung rim natin, bagong pintura yan. At lagyan natin ng grasa, no? Yung loob ng hub. Lagyan mo hanggang mapuno para may reserba yung ating bearing habang umiikot. At isa ring ano yan, mag-atipa sa ano, sa init. Kasi umiinit din yung bearing habang umiikot. Kung maraming grasa sa loob ay makokontrol niya yung heat. Hindi agad masira. At yung grasang gagamitin natin, no, yung kailangan, yung synthetic, depende sa inyo kung ano lang yung kaya yung budget. Pero mas maganda, I recommend synthetic grease or yung grasa. Ayan, yung paglagay ng grasa sa bearing ay kailangan papress, no, papindot. Ipindot mo yung grasa sa kaloob-looban ng bearing hanggang tumagos dun sa kabila. Yung bearing na ginamit natin dito ay yung Toyo, no? Yung may Toyo. At made in Japan yan. Mamahalin yata yan. Hindi ko alam. Ang bili ko nyan ay 150, pero sa online wala pang 100 yan eh. Ayan. So kunin natin ulit yung pinaglumang bearing at ilapat natin mabuti yung bearing sa hub. Pukin natin paikot. Dahan-dahan lang. Para hindi naman tabi-tabingi yung ating bearing, eh masira kaagad. Ayan, kumuha tayo ng bakal na yung T na ano, pang meron siyang kasamang ano yan eh, sa dulo. Hindi ko kalimutan ko. Basta ganyan na lang yung may T sa dulo. Liter T ba? Ayan, pukin natin paikot-ikot. Hanggang umabot dun sa kaduluduluan, kaloob-looban. At ilagay naman natin itong oil seal, no? Ilapat natin mabuti at i-press natin ng hanggang sa kaloob-looban niya at punasan natin yung mga nag-exist na grasa para hindi naman pangit tignan ng ating gulong pagka kinabit natin. At yung grasa kasi baka pag mapunta sa preno ay madulas, no? Hindi ako makapreno, mabangga pa ako sa kalsada. So ayan, lihain natin tong spacer, no? Kasi nakita ko may kalakalawang, kaya siguro nasira yung dati kong oil seal. Kasi kinalawang na yung spacer, yung nasira, kinain na ng kalawang. Nasira yung guma, pinasok ng tubig habang umuulan ng layo ng pinuntahan ko noon na nasa 70 km round trip, 140. Pag uwi ko ng bahay, kalog-kalog na yung gulong ko. So ayan, no, lihain natin mabuti, paikot. Hindi lang iisang lugar yung nililiha natin, kailangan paikot-ikotin natin tulad ng pagpaikot-ikot niya sa'yo. So ayan, ilagay na natin yung gulong natin sa ating motorsiklo, no? Ang paglagay ng gulong ay madali lang yan. Bukain nyo lang at ilagay yung spacer, no, kabilaan, left and right.
At yung paglagay ng ihi niya, magmula dun sa may preno, right side, itusok nyo yon, ibaon nyo hanggang tumagos sa kabila. At yung nut niya ay nasa right side, yung walang sa may, basta sa right side. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. At i-nut natin, kuha tayo ng 14 pang kontra sa kabila, at 17 naman yung sa may nut. Saka natin pagpahigpitan ng todo, no? Yung hindi naman mapaklas para hindi matanggal yung gulong. So hanggang dito na lang ang ating video, no? Bye! See you next vlog!